Sup mga ka-Bergs! Again, this is Louie aka Sisong TV at today ay magluluto tayo ng malapiestang putahe. Yes, magluluto tayo ngayon ng imbutido. So halika, samahan nyo ako at tuturuan ko kayo kung paano magluto ng imbutido. Let's go! What? Nandito na nga tayo ngayon sa ating lamesa at nakalatag na po ang lahat ng ingredients. So halika, isa-isahin natin mga ka-Bergs! Para sa mga sangkap, isang kilong giniling na baboy, apat na itlog, 1 cup of breadcrumbs, 1/2 cup of raisins, apat na pirasong hotdog at hihiwain natin ng ganito, cheese, 1 tablespoon of salt, 1 teaspoon of pepper, 1 tablespoon of seasoning at patis, 1 tablespoon of sugar, 1/2 cup of pickle relish, isang malaking carrots, 2 onion, at syempre gatas. Kailangan din natin ng bawang at bell pepper. Kakailangan din natin ng aluminum foil at 2 malinis na bowl. Halika, simulan na natin. Ilalagay lang natin sa isang malinis na bowl itong giniling. Sunod na ilagay ang carrots at sibuyas. Pati na rin yung bawang at haluin. Sunod naman na ilagay yung bell pepper, pickled relish, raisins o pasas, at haluin ulit. Mga ka-Bergs, yung hotdog at yung in-slice nating keso ay optional na lang yon. Pwede nyo nang hindi lagyan. Pero ako, lalagyan ko para mas masarap. Isunod naman na ilagay yung paminta, patis, seasoning, asin, at asukal. Saka natin ulit haluin. Iseset aside lang natin ito. At kukuha pa tayo ng isang malinis na bowl. Iyakin ang itlog. At saka natin babatihin. Pag okay na, ilalagay naman natin itong breadcrumbs. Haluin lang ulit. At maglalagay tayo ng 1/2 cup ng gatas. Make sure lang na mahahalo natin itong mabuti. Pag okay na, isasama na natin dito sa ginawa nating imbutido. At haluin mabuti. Dagdagan natin ng keso o cheese para maging mas malinam na ang gagawin natin ng imbutido. Okay na yung ganyang karami at hahaluin lang ulit natin.
Ayan, pwede na. Pero bago natin ibalot sa foil, eh magte-testing muna tayo. Magprito lang tayo ng konti para matikman natin kung okay na ba yung timpla. Para malaman natin kung saan tayo pwede magdagdag na sangkap. So ayan. Pero ako, ipapatikim ko to sa boss ko. So ayan, kita naman ang mukhang nagustuhan niya. Pwede na natin balutin. Sa pagbabalot, maglalagay tayo ng butter dito sa foil para mas madali itong matanggal after natin mag-steam o hindi siya dumikit. Then maglagay lang ng 2 kutsara na ginawa nating embutido. At lalagyan ko ito ng hotdog. Saka keso. So ayan. At iro-roll natin ito. Sa pagro-roll, hindi natin isasama yung dulo ng foil papaloob. Iuusod-usod lang natin ito hanggang mabilog. Tulad ito. Ayan. Saka natin iro-roll. At isasara lang natin yung magkabilang dulo nito. So ayan. Pagtapos na lahat, ay isasalang na natin ito dito sa pinainit kong steamer. At i-steam natin ito mga kabirds sa loob na 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, ay pwede na natin hanguin ito. At pagkatapos natin hanguin, palamigin lang muna natin ito sa lamesa ng 1 oras. Pag malamig na, pwede na natin ilagay sa ref. At babalikan ko ito after 3 hours. After 3 hours, pwede na natin tikman mga kabirds. At eto na ang ginawa kong embutido. Sana ay nagustuhan niyo mga kabirds. Ito na nga mga ka-birds, so nakagawa na naman tayo ng isang special na putahe ngayon. At pwede nyo siyang i-stack sa ref kasi napakuluan na yan. At kung kakainin nyo na, so iinitin nyo na lang, pwede nyo i-prito, pwede nyo rin naman i-steam ulit. Okay? So tanghalian na ngayon, magkakain na nga. Again, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta ng channel natin. At sa mga bago dyan, subscribe mo na yan, click mo na rin yung notification bell at para ma-update ka sa mga gagawin pa nating video. Again, in 3, 2, 1, wapak!